finally, natapos na yung bakasyon ko here sa Cebu. So, it's time to go home. Just waiting for my flight here in the boarding area. Just chilling a little bit. And drinking a cup of coffee. Just to lessen the stress that I've gone through earlier. Yeah, marami na pagdaanan. And yes, heto na yung ticket ko for Cebu to Bacolod. Oh my god, finally makakauwi na rin ako. Paano ko hindi ako makakauwi dahil dun sa mishap na yun. But then again, it was fixed. Pero ayun lang. Nagbayad na ako ng extra. To be honest, until now, hindi ko pa rin alam kung anong mararamdaman ko. Kung matatawa ako, maiinis ako. Napakamot na ako ng ulo. Pagtatawanan ko na lang ito. Hanggang pa uwi sa amin. Emergency evacuation. Follow the lights that will lead you to the exits. So, ang galing ganap na nangyari sa akin yung araw. So, pauwi ako from Cebu to Bacolod. Oh my god, sobrang nakakaloka siya. All the while, nung June 10, that was July 10 pala, I thought, nag-book na ako ng mga tickets ko from Bacolod to Cebu, Cebu to Bacolod, kasi I took advantage of the sale then. So, as in maayos na lahat. So, I was thinking, okay na yung papunta, Bacolod to Cebu. Tapos, yung for August 27, yung Cebu to Bacolod, na-fix ko na rin, na-screenshot ko na rin, kailangan dyan, ganyan. So, kanina, bumating na ako ng Mactan Airport, pumasok na ako dun sa gate with full confidence, pinapakita ko yung ticket ko. Kaya pala nakangiti ang guard sa akin. Sabi niya, sir, ano yun? Ticket ninyo, ganito, ganyan. Sabi ko, ay, ito po yung ticket ko, ganyan. Napakita ko na. Kaya pala nakangiti siya sa akin. Pero pinapasok naman niya ako. Anyway, so doon na ako sa counter to get my boarding pass. So tinatanong ko ng bae sa counter, parang sabi niya, so wala po ba kayong ticket from Cebu to Bacolod? Sabi ko, eh, yan na nga, diba, yung ano, yung from Cebu to Bacolod pa o eh. Yung flight is at around 6:10 in the evening or 6:30 in the evening, ganyan. Tapos sabi ng staff sa counter, sabi, sir, Bacolod to Cebu po to. At this date, August 27, I was like, oh my god, may kamali ako ng booking. Sabi ko, paano kaya to? I was like, I got distracted. I don't know what to do. Parang, iniisip ko bigla, paano ako makakauwi? So, sabi niya, sir ko, ano yun? Kuna na, kukuha daw ako ng bagong ticket. Punta ako sa ticketing office. So, ako naman, medyo nagpanik ako ng konti. I'm like, oh my god, it is so unexpected. Hindi ko alam kung matatawa ako o magagalit ako sa sarili ko kasi mali ang ginawa ko. Wala akong mapagbuntunan ng galit or mapagbuntunan ng sisi, kundi it's just myself. I think that's one of the thing na parang hirap i-feel. So what I did is, pumunta na ako ng ticketing office. So I asked the staff ng Cebu Pacific, sabi ko, kung anong pwedeng gawin. Sabi niya, hindi na daw pwede i-reroute kasi it's less than 4 hours before the flight na. Ang next option na lang, pwedeng gawin na lang is just to buy a new ticket. I'm like, so how much yung ano babayaran if I'm gonna get a new ticket? Sabi niya, it's around 2,700. Sabi ko, pwede pa naman kasi I still have funds pa dun sa card ko. So, sabi niya, ang dami niya ini-explain. Sabi ko, anyway, cut the story short, yung card pa, yung first card na ginamit ko, na debit card, ayaw pang gumana. So sabi ko, my god, ano ba to? Kung mag-withdraw ako, ang layo ng ATM machine, lalabas pa ako ng airport, or papasok pa ako dun ulit, dun sa loob, kung papapasukin pa ako ng guard para mag-withdraw ng pera, just to pay for the ticket.
So, buti na lang, I have the second card. Sabi ko, try mo tong second card ko ng PS Bank, baka mag-go through pa yung payment. So, ayun, go through ang payment. I was able to get my ticket back home. Tsaka ko na lang na-realize sa huli na parang what if pala pag walang seat available, ako baka niya ako makauwi ngayon. Anyway, parang, I don't know, there's something sa universe na parang feeling pinaglaruan ako. Buti na lang, nakauwi na ako. I arrived safely here sa Bacolod and heto na. Pero naubos lahat ng energy ko today. Pagtatawan ako na lang itong nangyari. Lesson learned, dapat every time I'm gonna book the plane ticket, I have to be sure na tama ang lahat ng mga details para hindi na itong mangyari ulit. So that's the funny thing that happened for me today. And my God, sobrang nakakaloka siya. So, see you guys on my next vlog. I'm just trying to share my experience today kasi sobrang hindi pa rin ako makaget over sa nangyari sa akin today.